Jocelyn sighed. Hindi niya alam kung pang ilan na yun mula pa kanina magsimula sila maglunod ni Kayden sa dagat. Pero hindi yun buntong hininga ng isang malungkot o may problema. Hers was more of a contented sigh. If there was such a thing, she was contented with the fact that Kayden was there with her. Habang kasamang binata, unti-unti niya natutuklasan ang dahilan kung bakit ngayon hindi na siya komportable mapag-isa kasama ito. Kung bakit masyadong attuned dito ang mga senses niya kapag magkalapit sila. She had feelings for him. Something more than friendship. Hindi pa nga lang niya alam kung physical attraction, crush o love na nararamdaman para dito. Marami pa namang araw para tuklasin yun. The only thing that she was aware of was of him as a man and not just a mere acquaintance or friend. Tumaas na sa ibang level ang pagtingin niya rito. Nang mapagod si Jocelyn sa paglangoy, pinasya niyang okupahin ang isang chaise lounge. Contentong pinapad niya si Kayden habang lumalangoy ito. Again, she sighed. Nang siguro'y mapagod din ang binata sa paglangoy, umahol at taglakad palapit sa kanya. He was so damn sexy. Kung bakit ganyan lamang siya naging aware doon ay hindi niya alam. Maybe she was busy looking at someone else, or maybe she was busy looking for something else. Hindi niya yun gustong alamin pang dahilan. Ang importante, alam na niyang higit pa sa isang kaibigan ang pagtingin kay Kayden. So, what are you going to do about it? Akala ko ba gusto mo mag-swimming? Tanong ni Kayden. Dinampot nito ang tuwalya at pinunasan ang basang katawan. She suddenly wished she was the towel. Mamaya na lang uli, pagod pa ako. Umupo ito sa katabi niyang change lounge. Tinutuyo pa nito ang buhok. Pakilagyan naman ako ng sunblock, Kayden. Iniabot niya rito ang sunblock lotion. Para nag-aalangan ng binata kaya sinamahan niya ng ngiti ang pakiusap. Please, hindi mo naman gustong matusta ako rito, hindi ba? Kaya mo naman mag-apply niyan mag-isa, sabi nito. Hindi ko abot ang likod ko. Ani niya pagkuhan ay dumapa na. Parang napipilitan lamang si Kayden ang kunin ang sunblock lotion mula sa kanyang kamay. Umisot siya sa gilid ng chaise lounge para bigyan ito ng espasyo para makaupo. Kapag ko ay ipinaling niya ang kanyang mukha sa kabilang side para itago ang pangiti. This should answer the question of what she was going to do about her newfound feelings for Kayden. It was not like her to avoid him like a plague. And it was definitely not like her to just ignore him. She would indulge herself with the feeling and she would let him discover about it. Napapikit si Jocelyn na sumayad ang palad ni Kayden sa kanyang likod. His palm was rough against her skin, but she did not mind at all. Alam niyang dahil sa mga gawain kaya magaspang ang palad nito. It did not turn her off. Sa katunayan, mas masarap ang hagod ng palad nito kumpara sa mga naging boyfriend niyang pulos anak mayaman din, kagaya niya. Why his touch turned her on was beyond her comprehension. She always thought that she preferred those gentle-handed boyfriends she had had, but now she knew better. Nang sandaling lumapat ang palad ni Kayden sa balat ni Jocelyn, pakiramdam ni Kayden para siyang kahoy na unti-unting sinisilaban. Kung bakit naman kasi na-invento pa mga sunblock lotion? Napabuntong hininga si Kayden. Alam niyang hindi ang sunblock lotion ang dapat sisihin. Kung bakit naman kasi ang kinis-kinis at ang puti-puti ng likod ni Jocelyn. Tao siya at hindi santo. Kaya normal lamang na mag-react ng galon ng kanyang katawan. He was a normal, hot-blooded male, for Pete's sake. He could feel himself reacting like a teenager, lalo pa nang dumako ang kanyang kamay malapit sa bikini line ni Jocelyn. Ramdam ni Kayden ang panginig ng kanyang mga kamay. To his horror, noon naman napiling lumingon ni Jocelyn. Doble ang pagpipigil niya para wag tumayo at lumayo rito. Relax, Kayden. Ano bang pinagkakaganyan mo? Si Jocelyn lang yan. May girlfriend ka na ba, Kayden? He thought he got numb for a while. Narinig niyang inulit ni Jocelyn ang tanong. Kayden, untag nito. Sinalubong niya ang mga mata nito. Kasabay ng pag-angat ng kanyang kamay, sinagot niya ang tanong nito. Oo, may girlfriend ako ngayon. Agad napalis ang ngiti sa mga labi ni Jocelyn nang marinig ang sagot ni Kayden. May girlfriend ka ngayon? Ulit ni Jocelyn. Baka nagkamali lamang siya lang dinig. Parang binaba yung kanyang dibdib habang hinihintay ang sagot nito. Tumango si Kayden. Pakiramdam ni Jocelyn ay gumuho ang kanyang mundo and she wasn't exaggerating about that feeling. She really felt her heart was being crushed to pieces. Sino siya? Saan mo siya nakilala? Ano ang pangalan niya? What does she look like? Sunod-sunod niya ang tanong. Wow! Isa-isa lang ang tanong Jocelyn. Tumayo ito. Lumipat ng chaise lounge. Bumangon si Jocelyn at tumapo paharap kay Kayden. Gusto niyang makitang mabuti ang binata habang sinasagot ito ang kanyang mga tanong. Angela ang pangalan niya. Nakilala ko siya sa review center. Sabay kaming kukuha ng board exam. Graduate siya ng mapuwa. Sagot ni Kayden. Maganda ba siya? Siyempre, pipili ba naman ako ng hindi maganda? Tatawa-tawang sagot nito. Nakaramdam si Jocelyn ng pagre-rebelde. She raised her chin. Is she prettier than me? Natigilan si Kayden. Ilang sandaling nanatiling nakatitig ito sa kanyang mukha. Hindi niya mabasa ang ekspresyon ng mukha nito. Oh well, she was not really good at reading faces, kaya hindi na lamang niya susubukan.
Bakit hindi ka makasagot, Kayden? Untag niya. Umiling si Kayden. Gusto mo lang mapuri ka, Jocelyn? Paiwas na sagot nito. Come on, it's not a crime to admit I'm prettier than your girlfriend. Conceited ka talaga, Miss Alegre. Iiling-iling na sa amin ito, saka tumayo. Halika na, mainit ang sikat ng araw, baka mas tututusta ka dyan. She shook her head stubbornly. Hindi ako aalis dito hanggat di mo sinasagot ang tanong ko. Masyado bang mahirap sagutin yun? May mga mata ka naman. Surely alam mo kung sino mas maganda sa amin ang girlfriend mo. Bumuntong hininga ito bago sumagot. Oo na, mas maganda ka na. Napangiti si Jocelyn. At least he was not a hypocrite to admit that. Sino mas sexy sa amin dalawa? Tumayo siya at namewang pa. Everybody who knew her said she was very sexy. She was well endowed and filled with the right curves. Mas sexy si Angela. Sagot ni Kayden kapagwan at tumalikod. Hindi niya nagustuhan ang siligot ito pero hindi nasira niyon ang kanyang mood. Kayden just admitted she was prettier than his girlfriend. At kahit sinabi pa nitong mas sexy ang girlfriend nito kaysa kanya, hindi niya gusto magpa-apekto. Siya ang kasama nito sa isla at hindi ang Angela na iyon. She just discovered what she really felt for him. Hindi niya isusuko agad ang damdaming iyon dahil lamang nalaman niya na may girlfriend na pala ito. She would do everything to make their feelings become mutual. Habang naroon sila, gagawin niyang lahat para mabaling sa kanya ang pagtingin ni Kayden. Sorry na lang, Angela. You shouldn't let Kayden out of your sight. You shouldn't have allowed him near me. She had a rule never to mess up with somebody else's boyfriend. But there was always an exception to the rule. And right at that moment, Kayden was the exception. Buo na ang desisyon ni Jocelyn nang sundan niya si Kayden. Umagapay siya sa paglalakad nito. At kahit pareho silang tahimik habang naglalakad pabalik sa hotel, she felt strangely contented. No other man had made her feel that kind of contentment and calmness. Because of that, she made a vow not to ever let go of Kayden. Hindi na nakatiis si Jocelyn. Lumapit siya kay Manong Pablo na noon, nagbabantay habang tinatanggap ng tauhan sa hotel ang mga delivery para sa kusina. Kanina pang hinihintay ni Jocelyn si Kayden pero hindi siya sinundo ng binata sa kanyang silid, kagaya na sinabi niya na maghiwalay sila nagdaang gabi. Napagdesisyonan na niyang nagdaang araw pala. Hindi niya hahayaang mawali ito sa kanyang tabi habang naroon sila sa isla. She would be assured he would see her not only as a friend, but as a woman too. Manong, nasan ho si Kayden? Tanong ni Jocelyn na makalapit kay Mang Pablo. Kanina ka pa ho kasi siya hindi nakikita. Nasa Batangas Pier siya. Susundin daw niya si Angela. Sagot ni Mang Pablo. Parang binagsakan siya ng bomba sa sinabi ng matanda. Si Angela, yung girlfriend niya? Tumango ito. Tinawagan niya kagabi para imbitang pumunta rito. Baka dito na sila mag-review para sa board exam nila. Tumaas ang isang kilin ni Jocelyn. Nakaramdam siya ng pagtutol mula sa kaliit-litang himaymay ng kanyang katawan. Paano niya maisasakatuparan ng plano kung naroon ng girlfriend ni Kayden? San ho titira si Angela? Tanong niya. Sa bahay siguro. Mahal naman masyado kung kukopa siya ng kwarto sa hotel. Diba dalawa lang ho ang kwarto sa bahay ninyo? O sisa pa niya? Nabilis gumana ang kanyang isip. Kung sa bahay ng mga ito titirang Angela ang iyon, mas magkakalapit ang babae at si Kayden. Hindi hahayaan ni Jocelyn na mangyari yon. Over her dead body. Mga anong oras po sila darating, Manong? Kanina pa umalis si Kayden para suntin ang kanyang nobya. Siguro pabalik na mga dito. Nagpaalam si Jocelyn kay Mang Pablo bago pa nito mahalata na masyado na siyang interesado kay Kayden at sa girlfriend ng binata. Parang wala sa sariling, bumalik siya sa kanyang silid. Nung naroon na siya, ipabagsak siyang humiga sa kama. How could Kayden do such a thing? Bakit pa nito inimbitahan doon ng girlfriend? Simple lamang ang sagot sa tanong ni Jocelyn. Gusto ni Kayden na makasama ang girlfriend nito. Pero bakit pa? Naroon naman siya kaya makakasama niya ito. Bakit kailangan pa nitong dalhin doon ang Angela na iyon? You're not his girlfriend, Jocelyn. That answered her question. At talagang kinainis niya iyon. Dahil paano niya maisasakatuparan ang plano niya kung may Angela ang lagi makakasama ang binata? Dalawa ang paraan para matingang isa Alegre. One was by air and the other by sea. Nagpagawa ang papa ni Jocelyn ng airstrip sa isang bahagi ng isla para sa mga guests na pumupunta roon sa pamamagitan ng charter plane at helicopter. Kung pipiliin naman ng mga guests na pumunta roon sa pamamagitan ng dagat, may malalaking bangkang may basnig na nakahimpil sa Batangas Pier na nagbabiyahe patungo sa isla. Nang araw na iyon ang alam ni Jocelyn, nakikipagpulong ang kanyang papa sa isang sikat na shipping company para makapagbiyahe ang mga ito patungo sa isla. And Jocelyn knew why. Ang Isla Alegre halos kalapit ng Mindoro kung saan marami ring turista ang dumarayo. But with the growing awareness of the island's beauty, maraming bakasyonista mas pinipiling sa Isla Alegre pumunta kaysa sa White Beach ng Puerto Galera at sa iba pang kalapit na isla niyon. Kaya marahil nag-propose ang shipping company ng biyahe patungo roon.
Pinalas yun ni Jocelyn sa kanyang isip. She had to attend to a more important problem. Ang kanyang papa nang bahala magdesisyon tungkol sa proposal na iyon ng shipping company. Sinabi na ni Manong Pablo na sa Batangas Pier susunod ni Cadence si Angela, kaya pumunta si Jocelyn sa bahagi ng isla kung saan dumadaong ang mga bangkang galing doon. Nagkunwari siyang abala sa pagtingin-tingin sa mga souvenirs na binibenta sa mga kiosk para hindi naman mahalatang binabantay niya ang pagdating ni Cadence at Angela. Bago bumaba si Jocelyn kanina, tumawag siya sa Batangas Pier para itanong kung anong oras umalis ang bangkang patungo sa isla. Ang sabi sa kanya na nakasagot, isang oras na raw nakakalipas. Ang karaniwang haba ng biyahe isa't kalahating oras, kaya lang sa tansya ni Jocelyn malapit ang dumating doon ang bangka, saka siya bumaba. Hindi pa natatapos bisitahin ni Jocelyn ang mga kiosk, natanaw na niyang paparating ng bangka. Mabilis na hinanap ng kanyang mga mata si Kayden. Nakikita niya ng alalay ng binata sa pagtayo ang isang babaeng halos kasing tangkad nito. Angela was tall and thin. Flat chested ang babae pero malakas ang loob nito magsuot ng tube blouse. Sa tingin niya walang kakorte-korte ang katawan ng babae. Bakit sinabi ni Kayden na mas sexy si Angela kaysa sa kanya? Bulag ba ito? O hindi lamang tumunod ng tuming na sexy? Napakunot no si Jocelyn na makitang binuhat ni Kayden ang babae nang bumaba ang babae. Hindi siguro gusto ni Kayden na mabasa ang mga paa ng nobya nito. Parang tinusok ng ilang libong karayom ang puso ni Jocelyn sa nakitang kaswitan ni Kayden sa mabobya. She wished she was in Angela's shoes. Hindi niya tinangkang ikaila iyon sa kanyang sarili. Bakit pa gayong inamin niya ang sarili sa damdamin para kay Kayden? Hindi na nakatiis si Jocelyn panoorin lamang ang dalawa mula sa malayo. Lumapit siya sa mga ito. Halatang nagulat si Kayden na makita siya nito roon. Hi! Nakangiting bati ni Jocelyn sa dalawa. Tinangwaan siya ni Kayden. Jocelyn! Sino siya? Tanong ni Jocelyn. Para kasing walang balak si Kayden ipakilala sa kanya ang kasama nito. She looked at Angela up close. Morena ang babae. There was something in her that she didn't like. Or maybe she was just jealous. Tila napipilitan lamang si Kayden ipakilala sa rin ni Angela sa isa't isa. Hindi nakaligtas kay Jocelyn ang dinugtong ni Kayden sa kanyang pangalan. Anak siya na may-ari ng Isla Alegre. She thought he put too much emphasis on it. Pero baka naman nakaringgan lamang niya iyon dahil nakangiti naman ang binata na ipakilala sa rin ni Angela sa isa't isa. Pero kay Angela nakangiti ang binata at hindi sa kanya. Pity you, he is not smiling at you. Sabay na ako sa inyo pabalik sa hotel. Doon ka ba mag-i-stay? Tanong ni Jocelyn kay Angela. Tumingin ang babae kay Kayden. Sa bahay siya mag-i-stay. Sagot ni Kayden para sa nobya. Oh! Kunwari bulala si Jocelyn. Bakit? Nagtatakang tanong ni Angela sa kanya. Dalawa lang kasi ang kwarto sa bahay ni na Kayden. Yung isa occupy ng parents niya. Yung isa naman kwarto niya. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Jocelyn sa mga ito. Pilit niyang tinatago ang pagkainis sa pamamagitan ng pagiti. Don't tell me you're going to share one room? Magandang ideya yan, Jocelyn. Sagot ni Kayden. Nakangiting bumaling ito kay Angela. Payag ka ba sa suggestion ni Jocelyn, sweetheart? Sweetheart? Napasimangot si Jocelyn sa endearment na ginamit ni Kayden. Lalo pa lang pabirong hampasin ni Angela ang braso ng binata. Hinuli ni Kayden ang kamay ng nobya at hinaligan iyon. Jocelyn felt sick to her stomach. She couldn't stand such mushiness. Alright, what she really couldn't stand was seeing Kayden holding hands with another woman. Nasasaktan siya, pero kahit nasasaktan si Jocelyn, hindi siya lalayo sa mga ito. Napagdesisyon na niyang kanina habang naghihintay ang dalawa na hindi hayaang magpag-isamang ito. If she had to babysit Kayden, she would. Parang ang layo-layo ng lakad nila bago narating ang bahay ni na Kayden. Naabutan ni Jocelyn naghihintay roon ang mga magulang ni Kayden. Halata ang excitement sa mukha ng dalawang matanda nang ipakilala ni Kayden si Angela. Agad na nangyayang kumain si Manang Lydia. Hindi tumanggi si Jocelyn. Nangyayain din siya ng matandang babae. Bakit niya gagawin yun? Samantalang gusto nga niyang bantayan si Kayden at Angela. Sinadya ni Jocelyn sa tapat ni Kayden lumupo para makitang mabuti magkasintahan. Mabuti naman't naisipan mo mag-double itong si Kayden. Ang akala ko balak magpakatandang binata nitong anak namin eh. Sabi ni Manong Pablo. Papang naman. Kunwari saway ni Kayden sa ama nito. Abay, totoo naman ang sinabi ko. Ngayon ka nga lang nagpakilala sa amin ang nobya mo. Patuloy ni Mang Pablo. Sa lahat ng iyon, tila nahihiyang ngiti-ngiti lamang si Angela. Si Kayden naman, panay ang sarin ng pagkain sa plato ng nobya. Pinigil ni Jocelyn ang sariling spine ng paa ni Kayden sa ilalim ng lamesa. Kumain ka ng mabuti, Jocelyn. Hindi mo ba gusto ang luto kong pansit? Tanong ni Manang Lydia. Masarap, sagot ni Jocelyn. Saka lamang niya na-realize na itutusok-tusok lamang pala niya ng tinidor ang pansit sa kanyang pinggan.
Oo nga pala. Ayos lang ba sa iyong katabi si Manang Lydia mo habang nalito ka? Kami na lamang ni Kayden na magkatabi sa kwarto niya. Talong ni Mang Pablo kay Angela. Gustong mainis si Jocelyn kay Mang Pablo. Kanina pa nito pinapalat ang botong-boto to kay Angela para kay Kayden. Parang biglang nawala ang kaseryosohan sa mata ng lalaki at biglang naging madaldal. Ayos lang ho. Wala naman hong problema ron. Sagot naman ni Angela. Why don't you stay with me? Suggestion ni Jocelyn. Sabay-sabay napatingin sa kanya mga kasalo sa mesa. Suggestion lang naman. Naisip ko kasi mas magiging komportabel si Angela kung sa hotel siya mag-i-stay. Pwede rin doon lang kayo sabay na mag-review kay Den. Malaki naman ang room ko ron. Paliwanag ni Jocelyn. She restrained herself from sounding too eager. Okay lang ba, sweetheart? Talong ni Angela kay Kayden. Ikaw magdesisyon, sagot ni Kayden. Hindi ba nakakaya sa'yo, Jocelyn? Talong ni Angela. Of course not, ngiting-ngiting sagot ni Jocelyn. From the way it looked, mukhang madali namang makumbinsi ang babae. Halata ang excitement ni Angela sa ideyang sa hotel ito mag-i-stay. Hindi siya nakakasiguro pero yun ang kanyang pakiramdam. Mas makabubuti nga siguro kung sa hotel ka na mag-stay. Angela, mas makakapag-aral kayo ni Kayden doon. Parot pa rito mga empleyado ng hotel dito sa compound. Baka hindi pa kayo makapag-concentrate ni Kayden sa pag-review ninyo. Wika ni Manang Lydia. Anong hindi makakapag-concentrate? Hindi naman ganun kaingay dito sa compound. Tila gusto pa mag-protesta ni Manong Pablo. Kapag nagkakasiya ng mga empleyado na napakaingay ng mga iyon. Wika ni Manang Lydia. Papang, mas maigi na nga sigurong doon na si Angela sa hotel. Sabi ni Kayden para matapos na lamang sigurong diskusyon. Bumaling si Kayden kay Angela. Sigurado ka bang okay ka lang kasama si Jocelyn? Ano naman ang palagay mo sa akin, Kayden? Hindi ko naman pababayaan si Angela. Singit Jocelyn. Good girl kasi tong si Angela. Baka may impluensyon siya ng pagka-brat mo. Tumaas ang isang kilay ni Jocelyn. Ang lagay pa lang iyon, brat ang tingin sa kanya ni Kayden? Kung hindi nakakaya kay Jocelyn, sige. Doon na ako mag-i-stay kasama niya. Ani Angela. Ganitian ni Jocelyn ang babae. Natutuwa siya sa desisyon nito. Now she could be sure she could closely watch them. Sisiguruduhin niyang hindi magkakaroon ng intimate moment sa magkasintahan. Bantay sarado ang gagawin niyang pagbabantay sa mga ito. Wow! Ang ganda talaga ng place mo, Jocelyn. Pinagbastan lamang ni Jocelyn si Angela nang lumapit ito sa panel glass. Hindi na mabilang ni Jocelyn kung ilang beses na nitong sinabi iyon mula pa kaninang dumating sila sa kanyang silid sa hotel. Kanina pa nagpaalam si Kayden sa kanila. Inatid lamang sila roon ng binata. Pagkakain kanina, pinasyal ni Kayden si Angela sa buong isla. Siyempre pa, sumama si Jocelyn sa dalawa. It was her mission, never to let them out of her sight. Hindi naman niya nakitaan si Kayden ang pagkainis at pagbuntot niya sa mga ito. You can almost see everything from here. Patuloy pa ni Angela habang tinatanaw ang beach mula sa kanyang silid. Nilingon siya nito. Are you sure na okay lang na magstay ako rito kasama ka? Oo naman. Ang laki-laki naman itong place ko. Sagot ni Jocelyn. Kung alam lang siguro ni Angela ang dahilan kung bakit ito niyaya roon, malamang hindi man lang nito ikokonsidera ang kanyang alok. But of course, she was good at hiding her real intention. Hindi niya gustong makalatamang ito, lalo na si Kayden. Thank you talaga ha, may sasabihin ako, huwag sana makakarating kay Kayden. Saglit at tila nag-alangan, si Angela. You can trust me. Gusto niyang mapangiwi sa sinabi. Kung meron itong dapat pagkatiwalaan, hindi siya yon. I'm really glad inalok mo sa akin itong place. Hindi ko kasi alam kung tatagal ako sa bahay nila Kayden kasama ang parents niya. Bakit naman? Mabait naman si naman ang Lydia at Manong Pablo. Hindi naman ang parents niya ang problema eh. Huwag na nga lang, nakakahiya. Baka sabihin mo pa, napakaselan kong bisita. Pinigil ni Jocelyn ang sarili niya sa mamangot. One thing she hated most ay yung binibitin siya sa kwento. Don't worry about the thing. Kung hindi mo gusto makarating sa kanila, I won't breathe a word. Pag-a-assure niya. Ang liit kasi ng place nila. At saka hindi ako komportable may katabing ibang tao sa pagtulog. Feeling ko wala akong privacy. Kaya nga nagpalagay ako ng isang kama pa rito. Sabi ni Jocelyn. Siya man di rin sanay matulog na may katabi. Ang totoo, hindi na gusto ni Jocelyn ang sinabi ni Angela. Paano kung ito makatuloy ni Kayden? Ibang tao pa rin ba magiging tingin ito sa mga magulang ng binata? Pasensya ka na talaga, naabala pa kita. It's nothing, sagot ni Jocelyn. She realized that even if Angela kept on saying sorry, she did not sound sincere. Kwentuhan mo naman ako about yourself. Di ka pa kasi nagkukwento sa akin ni Kayden, ani Jocelyn. Hindi niya maaasahan magkwento si Kayden sa kanya at tila niya gusto makalata ang binata, kaya kay Angela na mismo siya kukuha ng mga impormasyon. Jocelyn wanted to know everything about her rival. Hindi talaga masalitayang si Kayden? Natatawang sabi ni Angela. Laking Maynila ako, graduate ako ng Mapua.
My family used to own a construction firm. Unfortunately, nalugi ang business namin bago pa man ako makatapos ng high school. Kaya hindi ko natuloy sa Ateneo'ng course ko eh. Ngayon, sa akin nakatang responsibilidad na iahon ulit ang pamilya namin. Mabuti, inimbitan ako rito ni Kayden. Kahit paano malalayo ako sa amin. Naririnig din kasi ako sa mama ko na paulit-ulit sinasabi na ipasa kong board exam para makapagtrabaho na ako. Hindi kasi yun sanay maghirap. Ang buhay na lang kasi namin ang natira sa amin eh. Everything else went down the drain when our business failed. Jocelyn found Angela's life story interesting. Kung dating well-off ang pamilya nito, hindi na siya nagtataka kung naliliitan ito sa bahay ni Kayden. Hindi nga boto si na mama at papa kay Kayden para maging boyfriend ko. Matigas lang talaga ang ulo ko. Sabi pa ni Angela. Bakit naman di sila boto kay Kayden? Again, Jocelyn restrained herself for sounding too eager. Hindi niya gustong makalata ang babae. Hahayaan niyang ito ang kusang magkwento sa kanya. Alam mo na, the usual reason. Mahirap lang kasi si Kayden. Sabi na ko naman sa kanila, wait till he has the opportunity to work. Kaya nga sabi ko kay Kayden, tanggapin na niyang alok na Henson & Klein. He will work for a big time firm. Sabi ko sa kanya, kapag nakapasok na si Kayden, pipilitin niyang makuha ko. Sigurado akong malaki ang maging compensation ng benefits mula sa firm na yon. Patuloy ni Angela. Anong sabi ni Kayden? Naghibit balikat ito. Pag-iisipan daw niya kapag tapos ng board exam namin. Sagot ito. Nagtaka si Jocelyn kung bakit di sinabi ni Kayden kay Angela na hindi gusto ng binatang tanggapin ang alok ng Henson & Klein dahil mas gusto ng binata na magdesenyo ng bahay sa Pilipinas. Maswerte ka kay Kayden, sabi ni Jocelyn. Yeah, kaya nga hindi ko na siya pakakawalan. Napatingin siya rito. Was Angela warning her subtly? Pero nang tingnan niya, ang babaeng nakangiti sa kanya. She smiled back. Magpahinga ka na muna, or if you want, you can take a shower. Pwede rin tayo mag-night swimming. Para kung gusto mo, itatawag ko na lang kay Kayden para masamahan niya tayo. If you don't mind, gusto ko na muna sana magpahinga. Medyo napapagod ako sa pamamasyal natin kanina eh. I don't mind at all. Sige na, magpahinga ka na. Make yourself comfortable. I'll just take the shower. Ani Jocelyn. Nang tumangaw si Angela, itinungo na ni Jocelyn ang shower room. Nagkaroon siya na impresyon sa babae base na narinig na kwento mula rito, pero hindi niya gustong mag-conclude agad. She would make Angela talk more. Kanina pang inangat-ngat ng selos sa Jocelyn. Binaba niyang props sa Glamour magazine. Nakita niyang nakakapay pa rin si Kayden kay Angela habang nagre-review ang dalawa. Parehong nakaupo sa carpet ang dalawa habang nakakalat ang mga libro sa harap ng mga ito. Si Jocelyn naman naroon sa coffee table na nakapwesto sa lugar na magkasintahan. She was pretending to have coffee while reading her magazine. Pero ang totoo'y wala siyang maintindihan sa binabasa. Pinapakiramdaman niya ang galaw ng dalawa. Parang gustong pagsisiya ni Jocelyn na hinayaan pa niyang doon mag-review ang dalawa. She should have suggested the hotel's library instead. Sa ganong parahan, hindi siya masasaksihan ang kaswita ni Kayden kay Angela. But you don't want them out of your sight, Jocelyn. Napasimangot si Jocelyn. Kung sa library nag-review ang dalawa, malamang naroon din siya kasama ng mga ito. She sighed. Mas mabuti nang naroon ng mga ito. Hindi niya alam kung hanggang kailan matatagal ang panoorin ng dalawa. She could not imagine herself enduring that pain in her heart while watching them. Bahagyang yumoko si Kayden at hinalikan ang balikat ni Angela. Then he went on to kiss her neck. Pabiglang ibinaba ni Jocelyn ang hawak ng magazine. Lumika ayon ng tunog sa glass table. Sabay na napalingon ng mga ito sa kanya. Sorry. Kulang sa sinseridad na sabi ni Jocelyn. Jocelyn, wala ka bang balak na mag-swimming ngayon? Tanong ni Kayden. Masyado mainit ang sikat ng araw. Sagot niya. She knew at once he just wanted to get rid of her. Para masolo nito si Angela. Wala ka bang balak na lumabas? Tanong pa ni Kayden. Wala ako sa mood lumabas. Bakit ba? Pinandilatan niya ang binata. Bakit ba hindi nito gawing masyadong obvious ang pagtataboy sa kanya? Para hindi naman ganon kasakit para sa kanya. Hindi kasi kami makapag-concentrate knowing na nandyan ka lang. Sagot ni Kayden. Hindi makapag-concentrate? Saan? Kanina pa nagbubulungan ang dalawa. Lalo na dagdagan ang inis sa Jocelyn dahil hindi niya marinig kung anong pinag-uusapan ng mga ito. Kung hindi nga lang masyadong halata, lalapit pa siya sa mga ito. Don't mind me. Pretend that I don't exist at all. She said between gritted teeth. Itinaas ulit ni Jocelyn ng magazine para hindi nakausapin si Kayden. Nang maitago ang mukha sa likuran ng magazine, sa kaniya hinayang pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Bakit siya nasasaktan ng ganun? Mayamay nakaramdam si Jocelyn ng pagre-rebelde. Ang kapal na mukha ni Kayden ay itaboy sa palabas. At para ano? Para makapag-concentrate sa ginagawang paglalambing kay Angela? There was no freaking way she would give away. Manigas silang tatlo noon. Jocelyn carefully applied her makeup. She wanted to look perfect tonight. Gusto ni Angela ng fine dining, pinagibigyan naman ito ni Kayden. Jocelyn hinted subtly she wanted to come.
Angela invited her. Kahit alam ni Jocelyn na hindi nagustuhan yun ni Kayden, walang nagawa ang binata. Wow! Ang ganda mo! Puri ni Angela nang mabas si Jocelyn mula sa dressing room. Thanks! Jocelyn was wearing a red tube dress. She remembered it was one of her favorites from Chanel. On her feet was a pair of slinky stilettos. Tinaas niya ang buhok, letting some strands fall to give a seductive effect. She wore some jewelry for a change. Kahit kasi marami siyang alahas na kaimbak na lamang ang mga iyon sa kanyang jewelry box dahil hindi niya madalas gamitin. On her pulse point was a sultry aroma from Gucci. Kumpara kay Angela na isang simpleng murang dilaw na bestida ang suot, she was overdressed but she did not mind at all. She wanted to show off. She wanted Kayden to realize she was a beautiful woman. Lumapit pa sa kanya si Angela. Nakatutok ang mga mata nito sa suot niyang choker. Totoo ba yan? Tanong nito. Yes. Hinawakan ni Jocelyn ang choker. Binili niya iyon ng bumisita sa Paris. Naalala ni Jocelyn kung paano siya inusisa ng ama na makita ang kanyang credit card bill dahil doon. This is a vintage Cartier choker, same with the earrings and bracelet. Do you mind if I touch it? Paalam ni Angela. Not at all, sagot ni Jocelyn. Angela's eyes sparkled as she looked at the choker. Kahit siguro magtrabaho ko buong buhay ko, hindi ako makakabili ng ganito. Bumuntong hininga ito. Nasa tinig ang labis sa panghihinayang. Malay mo, may magbigay sa'yo ng kagaya nito. Nananan siyang sabi ni Jocelyn. Umiling ito. Kayden cannot afford it. Nag-iisip pa si Jocelyn ang sasabihin na makarinig sila ng mga katok sa pinto. Si Kayden na yan, sabi ni Angela. Nagpatiunan ito sa paglapit sa pinto. Narinig ni Jocelyn ang boses si Kayden kaya lumapit na rin siya sa mga ito. Hi! Bati niya kay Kayden. She could not help admiring his physique. Lalo itong gumapa sa South Americana. He was simply dashing. Pinasadaan siya ni Kayden ang tingin. But she failed to see admiration in his eyes. Sa halip parang di pa nito nagustuhan ang nakita dahil bagayang kumunot ang noo. Let's go! Basag ni Angela sa nakakailang nakatahimikan. Ngilitian ito ni Kayden. Umabres na ito si Angela sa binata. Nagpatiunang lumakad ang mga ito. Hindi gusto ni Jocelyn na magmukhang shopper ni Angela at Kayden, kaya umagapay siya sa paglalakad ng dalawa. Nang makapasok sila sa elevator, sinimulan ni Jocelyn na kausapin si Angela. Wala siyang balak mapanisan ng laway habang kasamang dalawa. Bago nila marating ang ground floor, silang dalawa ni Angela nagkukwentuhan. Si Kayden tahimik lamang nakikinig sa kanila. She had absolutely no idea what was going on in his mind. Tinungga ni Jocelyn ang laman ng kopita. Hindi na siya nag-abalang itago ang pagsimangot habang pinapanood si na Kayden at Angela na nagsasayaw. Ang fine dining restaurant na pinunta nila ay nasa loob mismo ng hotel. Sinadyang ihwala iyon sa main restaurant para magkaroon ng privacy ang mga kumakain doon. That place was romantic. The pianist was performing excellently. Even the food was perfect. Pero hindi siya nag-e-enjoy. Paano naman siya mag-e-enjoy? Gayong pagkakain nila iniwan na siyang mag-isa roon ni na Kayden at Angela. Much to her dismay, they danced every piece. Parang walang kapaguran ang dalawa. Sweet na sweet tingnan ng mga ito habang nakahilig ang ulo ni Angela sa dibdib ni Kayden. Paminsan-minsan hinahalikan pa ni Kayden ang buhok ni Angela. Parang nanonood si Jocelyn na isang eksena sa pelikula. But she did not like what she was seeing. Nasasaktan siya ng labis. Hi again! Nabaling ang paningin ni Jocelyn sa lalaki na katayo sa gilid ng mesa. It was Charles. Sa kalaman niya naalalang minsan niya itong nakilala sa concert hall. Hello, sagot ni Jocelyn. Minsan niyang kinonsiderang makipaglapit kay Charles, pero na makita niyang muli si Kayden, nakalimutan niyang nakilala niya si Charles. I've been looking for you around, nakangiting sabi ni Charles. Kung talagang hinanap mo, kumalamang na nagkita na tayo, sagot ni Jocelyn. Rumihistro ang guilt at sa gwapo mukha ni Charles. Ngayong nagkita na tayo, would you mind if I invite you out tomorrow? Kagabi pa natapos ang gig namin. Nagpaiwan lang ako pero last day ko na bukas dito. I want to explore the island with you. Okay, mabilis ang sagot ni Jocelyn. Sa isang sulok ng kanyang matay nakita niyang papalapit na sa kanila sina Kayden at Angela. Magkahawak kamay ang dalawa. Ipinakilala ni Jocelyn si Charles sa magkasintahan. Saan tayo magkikita bukas? Tanong ni Charles sa kanya. Nakita ni Jocelyn nakikinig si Kayden sa kanila ni Charles. Kaya nilambingan ni Jocelyn ng boses. Meet me at the hotel lobby tomorrow, mga 9 siguro? Shoot! Siyang-siyang sabi ni Charles. Nang tumaligod ang binatay, nagpasintabi si Jocelyn kina Angela at Kayden para pumunta sa powder room. Gusto ni Jocelyn na i-compose ang sarili bago marap sa magkasintahan. Hindi niya gustong mahalatang halos mamatay siya sa selos kanina. Sama ako! Wika ni Angela. Walang nagawa si Jocelyn kundi sumang-ayon. Pumunta sila sa powder room.
Panay ang kwento ni Angela pero hindi naiintindihan ni Jocelyn. Tango lamang siya ng tango. Siguro nalata nitong wala siya sa mood makapagkwentuhan kaya tumigil din ito. Wow! Complete set of Shuemara at Mac. Puro important ng mga gamit mo, Jocelyn. Napapalatak na sabi ni Angela nang ilabas Jocelyn ng mga gamit para sa pagre-retouch. Isang palitangit niya sinagot Jocelyn kay Angela. Nata-turn off sa pagiging loud nito. Para bang napaka-big deal sa babae na mamahalin at imported ang kanyang mga gamit. Narinig ni Jocelyn bumukas ang pinto ng powder room. Pero abala siya sa pag-apply ng lipstick kaya hindi agad niya nakita kung sinong pumasok. Excuse me? Sabi nito na makalapit sa kanya. She saw the woman through the mirror. Mababa lang ito na ilang pulgada sa kanya. Yes? Tanong niya sa babae. Napilitan siyang humarap dito. Hindi maipinta ang mukha ng babae. Sayang dahil maganda pa naman ito. Best isang features ng babae. Maybe she was still in her teens. Hindi nakaligtas kay Jocelyn nang pasadaan siya ng babae ng tingin mula ulo hanggang paa. Kilala mo ba ako? Mayabang na tanong ng babae. She looked familiar, pero hindi matanda na Jocelyn kung saan niya ito nakita. Sorry, hindi kita kilala. Anak ako ni Vice President Pedroche. Taas noong sabi ng babae. Kilala ni Jocelyn ang ama ng babae. Hindi biminsan naging bisita nila ang vice-presidente sa kanilang mansyon. Kung hindi nagkakamali si Jocelyn, her father supported his candidacy. Ako ang date ni Charles. I saw you flirting with him earlier. Tumaas ang isang kilay ni Jocelyn. Ngayon, obvious ang agenda ng babae sa paglapit sa kanya. Sino bang lumapit sa aming dalawa? In case you did not see it, Charles is the one who approached me. Kung talagang kadate kanya, hindi niya dapat ginawa yun. Lalong bumang isang mukha ng babae. Stay away from him. Are you threatening me? No. Sinasabi ko lang sa'yo, layuan mo siya. I can make your vacation here miserable. Jocelyn smiled sarcastically. If this girl was looking for trouble, nagkamali ito na nilapitan. Sa estado ng mood niya ng mga sandaling iyon, handa siya makipagsabayan dito. You are barking at the wrong tree, miss. And I'm sorry to say this, but you can make my vacation here miserable. Matamang pinagwasan ni Jocelyn ng babae. Dahil bago mo magawa yon, I will throw you out of this island. At sino ka para gawin yon? My father is the vice president of the country. Mayabang pang sabi nito. Father happens to own this island. I am Jocelyn Alegre. Inilahad ni Jocelyn ang kamay sa babae. Umawang ang mga labi nito. Tinignan lang kanyang kamay. I believe our fathers know each other. Madalas bumisita ang papa mo sa papa ko. And should I say that he asked for my father's support for his candidacy? Ani Jocelyn na pinasak ang mga gamit sa dalang evening bag. Then she looked at the girl through the mirror. Parang di pa nakabawi ito sa pagkabigla. And another thing, don't go around telling everyone about you being the daughter of the second most powerful man in the country. Baka makidnap ka sa ginagawa mong yan. Nawala ang inis si Jocelyn sa babae. Napalitan iyon ng amusement because she could see herself in the girl. Ginagawa rin kasi niyang lahat para mailayo si Kayden kay Angela. Bilib ako sa iyo, Jocelyn. Such a display of power. Napapalatak na sabi ni Angela. Ang lakas din naman mang ego trip ng babaeng yun, no? Buti nga sa kanya. Akala yata niya kaya kanya. Kung hindi pa nagsalita si Angela, hindi pa malalaman ni Jocelyn na kasunod pala niya itong lumabas. Saka niya naisip, ano kayang ginawa ni Angela kung natuloy sa away ang sagutan nila ng babae kanina? Sa buong dalasyon ng pagsasagutan nila ng babae, hindi man lamang kumibo si Angela. Hindi naman inaasahan ni Jocelyn na makikisawsaw si Angela sa sagutan nila ng babae. Pero sana man lang pinaramdam ni Angela na naroon ito at susuporta sa kanya kung ano man na mangyari. Bigla, nabaling kay Angela ang inis niya. Hindi na walang inis si Jocelyn para kay Angela habang lumalami ang gabi. Nagaya pa si Angela lumapit sila sa concert hall. Nagpatianod naman si Kayden. Doon niyaya ng binata si Angela na sumayaw. Kagaya sa restaurant kanina, Angela and Kayden dance every tune. Pakiramdam ni Jocelyn sinasadya ng mga itong iwan sa mag-isa. And they're not doing anything? Mabilis na nag-isip si Jocelyn. Ang unang plano niya ay huwag hibulayan ang dalawa habang naroon ng mga ito sa isla. Pero sa loob ng dalawang araw na ginawa iyon, nasaktan lamang siya. Nasasaktan siyang makita ang mga ito magkasama and she could not take that anymore. She had to do something about it. Kapag pinatagal pa niya, hindi niya na alam kung saan pupulutin sa klase ng sakit na nararamdaman. Eventually, she would think of the ways to set them apart. Hindi na niya kailangan pang patigilin ang paghihirap. Nang siguro'y pareho mapagod si ni Angela at Kayden, sa pagsayaw, nagaya na rin ang mga itong umalis doon. Inihatid sila ni Kayden sa salid nila sa hotel. Sa buong durasyong naglalakad sila, tahimik lamang si Jocelyn.
Wala na siyang pakialam kung nakakalataman ang magkasintahan sa kanyang pananahimik. Pagkabukas ng pinto gamit ang security pass card, agad na siyang pumasok. She mumbled goodnight to Kayden na bahagyan na rin niyang sinagot. Hindi agad sumunod si Angela sa kanya. Pinigil ni Jocelyn ang sariling balikan amang ito. Siguro nagpapaalaman pa ang dalawa. A picture of the two of them kissing each other crossed her mind. Muli nakaramdam si Jocelyn na iba yung sakit sa dibdib. Lalo siya naging desididong ituloy ang kanyang plano. Nakapagpalit na si Jocelyn ng pantulog nang pumasok si Angela. Umupo siya sa tapat ng dresser at nagsimulang tanggalin ang makeup gamit ang cleanser. I am very sorry kanina, Jocelyn. Na out of place ka ba? Tanong ni Angela sa kanya. She did not sound sincere when she said, sorry. Lalo tuloy na kumbinsa si Jocelyn na sinadya ni Angela na suloy ang atensyon ni Kayden buong gabi. Pumihit siya paharap kay Angela. Hinawakan niya ang suot na choker. Do you like this, Angela? Kumista pa mga mata nito habang nakatitig sa choker. Ibibigay mo sa akin yan? Tumango si Jocelyn. Mabuti naman diretso itong kausap. Hindi na niya kailangan pang daanin pa sa paligoy-ligoy ang pakay rito. Ano ang kapalit? Tanong nito. Si Kayden.